Yo, what's up guys? Ngayon gagawa tayo ng DIY na upuan ng bata sa bike or bike seat. Gamit natin yung mga ritasong kahoy tsaka meron kaming bike na luma nung bata. Tapos kukunin na lang natin yung extra na upuan niya. Tapos yun yung gagawin natin dito. Okay, yo! Bago ang lahat, sa mga bago pa lang sa channel ko, please click subscribe and like button. Makilash TV po. Sa ngayong episode or ngayong video, gagawa tayo ng DIY na or DIY. Baliktad, yun, no? DIY na toddler bike seat kasi medyo mahal pag umorder ka sa online, then mahirap din maghanap lalo na dito kung hindi sa online ka order. Kaya gagawa tayo ng pansarili kasi kailangan na natin mamaya, medyo maganda yung panahon, ikot-ikot tayo para magbike. Gamit natin yung mga ritasong kahoy. Ayoko na rin naman bumili ng kahoy kasi marami namang mga patapon na dyan. Yun na lang yung gagamitin natin. At gamit natin yung lumang or maliit na bike ng makulit kong bata. Yun, ginawa natin ng tinanggal natin yung upuan niya. Tapos nilagyan natin ng kahoy sa ilalim para ito na yung magiging pinaka-base niya at yun yung papatong doon sa pinaka-tubo ng bike. Ikaw, sige, papakita ko sa inyo paano gagawin. So ngayon po, pumutol tayo ng dalawang piraso ng kahoy dahil nakagawa na tayo ng ganito na lalagyan natin doon sa pinakataas ng bike, pinaka-tubo niya. Tapos binutasan ko na rin ng buti na lang may gamit din ako ng para daanan ng screw. The same time sinukat ko na rin to yung kahoy papunta doon sa ilalim. Tapos ganito na yung magiging itsura nito. Ayan. Ayan. Buti may mga extra din ako na tsapa kasi kailangan natin to. Ayan. Tsapa, hindi po ng tsapa ng pulis ha, ito po tsapa kasi yung kahoy na ginamit ko medyo ano siya. Tawag nito. Ang tiyami na ginamit ko medyo hindi siya fit sa tubo ng sa taas kasi medyo malaki. Kaya ito yung gagawin natin. Ganyan. Lagyan natin ng tsapa sa gitna. Tapos shoot natin to. Make sure din natin na sakto yung pagputol natin para yan na rin magiging magsisilbing stopper ng bike na hindi na gagalaw-galaw. Tsaka bata lang naman yung uupo dito kaya okay lang na ganyan lang katibay kasi hindi naman ganun siya kabigat. Ito yun na magsisilbing stopper niya na para hindi gumalaw. Tapos yan, lagyan uli natin ng tsapa. Yun sa kabila. Nilagyan ko po ng tsapa dito sa gitna kasi para yung tubo po dito na dadaan magiging fit po siya. Kasi pag ito lang yung ano, medyo maliit pong size na to. Kabila nito medyo masikip ng konti.
Pero okay na rin yan kasi at least parang ano siya, fit na fit. Oh, yan. Fit na fit yan. Tsaka pa. Tsaka yung screw na rin. Yan. Ito na yung magiging itsura niya. Yan. Diba? Parang mamahalin yung itsura. Mamaya, babaklasin natin to para pinturahan. Tapos ito, hindi mo na natin higpitan ng masyado. Ayan na yung magiging itsura niya. Tingnan natin kung magfi-fit doon. Tapos mamaya magpuputol tayo ng lagayan ng paa para dito. Tsaka magbubutas din pala tayo dito sa gitna. Okay. So ngayon, ito na yung itsura niya. Tapos, te-testing natin yung lagay dito sa bike ko. Ito, walang stand eh. So ngayon, te-testing na natin kung anong magiging itsura niya. Actually, sinukat ko na rin naman to, pero dapat, syempre, tatry natin bago i-fix yung lahat-lahat, diba? Yung bike ko pala na to, nabili ko lang din yan ng, sa marketplace ng $60. So actually, 80 yan. Tinawaran ko ng 60. Medyo okay naman yung nagbibenta, kaya tawag nito, binigay niya ng 60. Okay na rin kaysa bumili ka ng bago. Kasi parang yung gulong niya okay pa naman, lahat okay pa, pati preno at saka cambio. Walang munting gas lang siguro dahil sa kalumaan, pero okay naman. Tapos ito na yung sinasabi kong nilagyan natin ng tsapa sa gitna, kasi yung tubo nito medyo malaki compare sa kahoy na ginamit natin. Kaya hindi siya kakasya pag walang tsapa sa gitna na ganyan. After that, ito yung magiging itsura niyan. Yan. Tapos ito, dahil maiksi lang yung kahoy ko, hindi ko na pa sinasobrahan pa yung dito niya. Dati dito na lang ako maglalak. Naglalagay ng bolt sa gitna niya para yun yung magiging ihigpit sa kanya kung sakali. At saka dahil kahoy naman yung ginamit natin, hindi naman siya gagasgas dun sa pinakatubo. Ayun. Medyo iniingal tayo kasi medyo lamig ng konti. Tsaka ano. Tapos ito, parang ano, kung ewan ko kasya, maliit lang naman yung lalagay natin. Yun na yung magiging parang lagayan ng paa dito sa gitna. At magsisilbing parang lock na rin ng ito para hindi gumalaw. Yan, diba? Parang ganyan, oh. Tapos pinag-iisipan ko kasi nalagyan pa ng hawakan dito sa harap. Sa iba kasi meron pang ganyan, pero dahil okay naman yung handle natin, dyan na lang maghahawak yung bata kung sakali, diba? Ayun. Let's go! So ngayon, butas tayo para lagayan ng bolt dito sa gitna, para yun yung magiging hihigpit at maglalak sa tubo para hindi kumalaw yung upuan. Kaya natin ng pambutas. Ano yun? Ito. Gamit natin yung drill, siyempre. Lahat po ng gamit ko dito puro second hand. Wala pa po akong nabiling brand new kasi ganun din naman eh. Mura lang din naman sa marketplace. Kaya hindi natin kailangan bumili. Maraming naman mga gamit na item sa marketplace. Pumutasan natin sa gitna. Parang yun yung magiging lock niya. Ano natin, wala nang sukat-sukat to, ha. Kayo na bahala magsukat ng magayin niya. Mahilig ako na walang sukat-sukat eh, kaya kayo na bahala magsukat ng kapag gumawa kayo nito. Yan lang. Hindi natin mapapanta, kailangan natin ang kaya to. Kailangan natin ng ay, Diyos ko.
panukat. Kailangan pa natin ng panukat pala. Ang sukat-sukat, pero kailangan natin ng panukat. Okay. Kung hindi yan susukatin to, hindi papantay yung bolt natin. Baka hindi mag-shoot. Kailangan susukatin. Wala nang ruler. Bakas ng hangin ah. Nakabike na yun ito. Ayan. 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 Sukat-sukat. Kailangan sukat-sukat pa. Ayan. Gamit na natin yung mata at saka lapis saka kung pangunin ito tapos bubutasan natin sa gitna, sure sa gitna siya. Pa yung sinukat. Oh. Yan ang magiging lock natin. Yan. Ang itsura niyan. Tapos ito yung iipit dun sa tubo. Tapos gagawa natin ng iisipan ko paano gagawa ng apakan eh. Ganyan ba? I-ex natin kahoy. Ito na lang dalawang extra na tinakaway. Meron pa naman doon pero parang hindi niya uniform eh. Pag ano, kaya tulad na lang natin ng ganyan. Ayan. Ayan, ito na lang. Antayin na lang natin to. Tapos tayo yung ano eh, parang ano lang, expertan lang. Ayan, so putulin na natin to, tapos i-fix natin lang screw. Ewan mo kung matibay kaya ito, pero sana matibay, di ba? Patay natin. Tools ko na to, binigay lang din to sa akin ng ano, ng bahay na nililinisan namin dati. Binigay lang yan sa akin kasi may bago na siya. Binigay niya na lang sa akin. Eh, okay pa naman. Diba? O. Ito na magiging lagayan ng paa. Ooh.
Yan. Ganyan, yan. Ganyan. Tapos, screw na lang natin. Screw, screw, screw. Kailangan natin ng screw. Sana matibay ito kasi pag inapakan ng bata, di ba? Medyo luluwag ng luluwag. O lagyan natin ng ano pala mamaya, ng glue. Para lalong tumibay. Meron akong wood glue dun eh. Hindi mainit yung araw pero mahangin naman. Ayan, nanay ko nagbilad ng nagsampay ng tinit sa labas. Kaya sayang daw yung araw. Ayan. Oh. Hindi ko na lang butas para madali lang i-screw. Ayan. Sana yung screw natin. Mga yan itong ginagawa natin. Sana tumama. Kung hindi tumama, may tama. Ayan. Sana naman tumama ka. Bago pala natin screw, lagyan natin ng wood glue para tumibay siya, di ba? It's cold or hot? It's cold. Oh, it's cold. I want bubbles. You want bubbles? Yeah, bubbles. Yeah, but that one has no battery. You're gonna buy battery. There's no battery anymore. And it's not running. Oh my god. Tumigas na pala to. Ayan. Lagyan natin ng wood glue bago yan o, para tibay siya. Tibay. Pampatibay. Dagdag tibay. Para mas matibay pa sa relasyon nyo. Diba? Lagyan natin ng wood glue. Kasi pampatibay yan. Mas matibay pa sa relasyon nyo. Mga guys. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel natin, pa-subscribe na lang po. Pindot po ng subscribe button. Sana po matulungan nyo po tayo lumago yung channel natin. Kahit pa paano. Saka yung wood glue po, yung purpose nito para hindi rin mabiyak. Sorry, ganyan po yung ano ng wood glue. Tumutulong din po para hindi mabiyak yung kahoy natin. Kasi mumurahin lang na kahoy ito eh. Mumurahin lang na kahoy ang gamit. Ano ba yan? Ang sukat-sukat. Yun. Actually, mas matibay pa yung marami yata. Yung wudlo, nagpapatibay ito ng paglagay. Kasi mas matibay pa ito. Kalabasan ito sa na-screw kaysa sa hindi.
tuyo yan, mas matibay pa yan. Last but not the least, sana lang as in snow. Kasi yung screw natin kaya binutasan ko. Ano po, matibay siya. Yan, nalabasan na. Mag ating DIY na upuan. Halatang mga retaso lang yun. Hindi pantay-pantay. Pero okay na yan. Huwag tiyagaan na ito kaysa nang bumili kang mahal. Nakaabot ng mga ano yung mga ano nito. Mahal. Basta mahal. Yun na. Yun na yun. Mahal. Yan. Glue. Pampatibay. Pampatibay. Mas matibay pa sa relasyon nyo. So, ito na po. Try natin yung ginawa natin. Yan po magiging itsura. Hindi po siya nagiging pantay kasi yun nga po, kailangan natin ng lock dito. Ayan po. Kailangan lang natin higpitan yung nilagay natin na screw para ano po yung magiging pinaka-lock niya. Ayan. Balain mo. Parang mamahalin. May nabibenta sa online yan eh. Pangalan ba nun? Upuan. Pero tingin ba yan? O, diba? Seat. Hindi ko pa po na po sobrang bolt dito. Pero mamaya po ito na natin. Ayan, tapos na. Patuyo ko na lang yung pintura at saka ano. Medyo tuyo na rin naman siya pero talagang ano na lang natin sa araw. Ayan po, maraming salamat po sa hindi pa po nag-subscribe sa YouTube channel natin. Pa-subscribe na rin po. At sana po may karoon ko ng natutunan. Nakita ko lang din po yan sa ano yung design pero yung idea po talagang sa atin po yan. Maraming salamat po ulit. Have a good day. Stay safe everyone.